Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ialay natin ang misang ito para sa inyong mga intensyon, sa mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo at ang mga na-cross-posting na mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Afghanistan. Sa ating pagninilay-nilay sa araw na Webes, na panghuli na mga araw sa pangwakas na bahagi ng ating liturhiya, atin pong pagnilay-nilayan ang pagkakataon na kung saan si Daniel ay inihagis doon sa kinalalagyan ng mga leon dahil sa inggit ng hari na si dahil sa inggit ng mga tauhan ng hari na si Darius. Ngunit sa pamagitan ng tulong ng Panginoong Diyos na iligtas si Daniel, ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturoin sa atin paano tayo mailigtas sa kaganapan ng panahon na kung saan ang lahat ay magkaroon ng mga pagbabago at napakahirap na mga sandali sa buhay. Tayo rin ay tinatawag na mag-isa sa Panginoon sa panahon ng pagsubok sa buhay. Sa mga sandali natin nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa iyong Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-anti sa aming kaluuban upang ang pumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Asa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, nakita si Daniel na nananalangin ng kanyang mga kaaway. Kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao laban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Juda ay lumalabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano
maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon, ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at sa Persia. Dahil dito, inuutos ni Haring Dario na ihagi sa Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako naano pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang mga masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maihaon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari pati ang kanilang sambahayanan. Hindi pa sila halos sumayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghari magpakailanman. Hindi mawawasak ang niyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at ulan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, granizo at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. O lupa, dakilain mo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kugkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talasasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumaka sa kabundukan ang mga nasa Hudiya at umalis sa lungsod ang mga naroon at huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpasuso sa mga araw na iyon. Sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupa na ito. At ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintel hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan sapagkat mayanig at mawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, maggala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Nakakasindak ang mga pagbasa natin ngayon. Nakakatakot para bang makikita natin gaano ang
buhay na nababalot ng takot, nababalot ng walang kasiguruhan. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 6, Talata 12 hanggang 18, si Daniel pinag-inggitan ng kanyang mga kaaway dahil siya ay marunong, makisig, at siya ay malapit sa Diyos. Lagi siyang nanalangin. At ginagamit pa nila ang patakaran ng hari na bawal magkaroon ng panalangin sa ibang Diyos. At ito yung ginamit nila upang ihagis si Daniel sa kinaroonan ng mga leon. Ang mga leon ay hindi pinapakain upang kainin sana kaagad si Daniel. Ngunit sa tulong ng anghel ng Panginoon, naligtas si Daniel. Hindi ito kinakain ng mga leon. Kaya yung mga kaaway ni Daniel ay sila yung inahagis doon sa kulungan ng mga leon. Hindi pa sila nakarating sa ibaba. Nilalapa na sila ng mga nagsitalong mga leon na gutom at gusto ng kakain ng tao. Ganon talaga ang himala na iligtas tayo ng Diyos kapag tayo'y kagaya ni Daniel na matapat sa Diyos, laging nanalangin at ang iniisip ay ang paggawa ng kabutihan. Kaya si Propeta Daniel ay nagkaroon ngayon ng isang awitin. Ito yung ating napakinggan sa ating salmong tugunan sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 3, Talata 68 hanggang 74, na kung saan dakila ang Diyos, kaya papurihan natin ang Diyos dahil Siya ay laging tagapagligtas natin. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, Talata 20 hanggang 28, ito ay tinatawag na apocalyptic literature. Ano po yung apocalyptic literature? Yung bang paraan ng pagsusulat na para na may nalarawan na kaganapan na, panahon na ng paghukom, panahon na ng pagpaparusa, at naroon ang Diyos na magpaparusa sa lahat ng mga tao dahil sa kanilang ginagawa. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus na sa panahon ng parusa, sa araw ng pagpaparusa sa Jerusalem, at ito po'y dumating sa taon na 70, na kung saan nilusob ang Jerusalem, marami pong namatay, sinira ang mga istruktura, at ang lahat ng mga tao'y na naroon sa lungsod ng Jerusalem ay namatay. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, ang nasa lungsod dapat aalis na. Yung nasa probinsya ng Hudiya ng Israel ay tatakbo na upang maligtas. At lahat ng mga nasa kanayunan o sa kabukiran, huwag nang pupunta pa sa lungsod o sa siyudad upang sila'y maligtas. Sapagkat malaking kapighatian, lalo na sa mga nagdadalang tao, nagpasuso ng mga ina, at may daladalang mga bata. Itong larawan na ipinapahayag sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 20 hanggang 28, parang nakakatakot. Sa unang pagtingin, nakakatakot po dahil mangyayari naman talaga ang mga napakasakit na mga pangyayari. Nakakatakot na mga pangyayari dahil pinipitik tayo ng Diyos upang tayo ay mamulat, upang tayo ay magising,
upang tayo'y magsimula na ng pagbabago, upang tayo'y huwag nang magsusuporta sa mga kurakot, sa mga mamatay tao, sa mga mayabang, sa mga gumagawa ng mga karahasan. Babalik na tayo dapat sa Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, sa versikulo 27, sinasabi niya, sa panahong yun, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo magkaroon ng takot. Hindi tayo dapat masindak. Hindi dapat tayo magkaroon ng pag-aalinlangan at maabalang-abala sa mga pangyari sa buhay. Sapagkat ang kinakailangan lang ay kakapit tayo sa ating Poong Hesus Nazareno. Sapagkat ang kinakailangan lang tayo ay makiisa sa Poong Hesus Nazareno. Ang kinakailangan lang natin, ang pananalig na tunay, ang ating pag-asa ay buong-buo sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay tunay na malalim para sa Kanya. At lahat ng ating ginagawa, at lahat ng ating mga adikain at tunguhin sa buhay ay para tayo'y mapalapit pa sa Diyos at tayo'y mapalapit ng tunay sa ating Poong Hesus Nazareno na binayaran na ng Kanyang buhay. Nagpakasakit Siya para sa atin. Binayaran ng Kanyang buhay tayo upang tayo maligtas. Binayaran Niya ng Kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasya Siya. Hindi po dapat tayo matakot sa mga taong mga kurakot na gusto pang magpahalal at ang kanilang mga anak gusto pang magpahalal at napaka-popular pa ayon sa survey dahil ang mga tao ay hindi na natuto, hindi na nagkaroon ng tunay na pagpasya na lang nadadala na yata sa kung ano-ano ang lang pag-iisip. Kaya panahon na tayo na babalik sa Diyos. Panahon na tayo na tayo maniwala sa Diyos. Panahon na tayo na magkaisa at wala tayong maasahan sa kahit kanino man dito sa mundong ibabaw. Diyos lang at Diyos lang ang Siyang tunay na pag-asa natin. Hindi tayo makakaasa kanino man. Maski siguro yung mga kaibigan nyo, maski kung sino-sinong tao, Diyos lang talaga ang makapagligtas sa atin. Diyos lang ang makapaghila sa atin mula sa karimlan ng kasalukuyang panahon. At kung tayo'y mawalan ng pag-asa sa Diyos dahil naniwala kayo sa mga mayabang na mga tao sa mundong ibabaw, wala tayong mapapala. Wala tayong pag-asa. Babalik tayo sa Diyos upang tayo'y mapasa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiriwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingi ng Kanyang awa. At atin pong itutugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay
sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng Anak ng Tao ang kaligtasan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling mga kahilingan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Ring namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na niya ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pangilipating paunlakan na iyong tapat na pagmamahal. Gayun mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay marapat na ika'y aming pasalamatan sa iyong pagingap at kagandahang loob. Ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiling pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang helsi siya awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, gawin ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong simbahang laghanap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose Advencola na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sinimuling mabuhay gaya nilang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa na Marabirhin Maria na Ina ng Diyos. Ang nang kabiyak niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Catarina, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilim ng galing na utos sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pupapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsaluhan mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan itong banal na pakikinabang, upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa, kayong narito sa loob at sa labas ng lambanan ng itim na sino, kayong mga nanggaling pa sa malayong lugar para lang makapunta rito sa Quiapo. Naway ang inyong mga panalangin ay linggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at ng cross-posting sa iba't ibang chapels at groups at communities. Naway pagpalain kayong lahat sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon, ang ating commentator, lectors, ang ating lay ministers, ang ating mass servers, ang ating choir, ang ating ushers at health team, ang ating collectors, ang ating mga ihos, mga guards, volunteers at otoridad na nagtutulungan upang tayo ay magkaroon ng maayos na pagdiriwang. Salamat sa IT na siyang nagpalaganap sa atin sa pangitan ng iba't ibang social media. Naway kayong lahat ay pagpalain ng Panginoong Diyos. Salamat sa mga walang sawang nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga nahihirapan natin mga kapatid dahil sa pandemya ng COVID-19. Salamat sa inyong lahat. Naway ang Panginoong Diyos ay laging magbuhos sa inyo ng mga biyaya. Ngayon po ang ating pabaon sa misang ito. Darating man ang malaking pagsubok sa buhay, pag tayo'y kumakapit sa Diyos, hindi lang pag-asa, tayo'y maliligtas at magkaroon ng buhay na ganap at ikasyesya. Ngayon po ang pabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal po ni Jesus Nazareno. Naigmos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na walang katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin at dasalan. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglay ng upipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat. Isang maganda